Magandang araw mga bata. Ito muli si Binibining Gamaw ang inyong guro sa EPP Industrial Arts. Ngayon, tunghayan natin ang ating aralin sa EPP 4 Industrial Arts. Natatalakay ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa basic sketching, shading at outlining, na isasagawa ang wastong pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining. Sa ating pang-araw-araw na gawain, may iba't ibang produkto tayo na ginagamitan ng shading, basic sketching at outlining. Ang mga produktong ito ay iginuguhit muna bago gawin sa aktwal nitong anyo tulad ng mga damit pangkasal, barong, mga sapatos, mesa, upuan, kabinet at iba pa. Ito ay sinasagawa upang maging gabay ng mga manggagawa sa pagbuo ng produkto at upang makuha ang totoong hugis at anyo. Paano ba ang wastong pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining? Ang sketching ay nangangailangan ng pagsasanay sa paghawak ng lapis. Bago ang pagsasagawa ng shading, kailangan simulan ito ng ehersisyong pang kamay. At sa outlining naman, ay nangangailangan ng matibay na paghawak sa lapis upang makabuo ng maayos na tabas ng mukha o anyo ng drawing. Mga dapat tandaan sa basic sketching. Number 1. Magsanay sa paghawak ng lapis. Magkaiba ang paghawak ng lapis sa sketching at sa pagsusulat. Number 2. Laging hawakan ang lapis patayo sa direksyon ng linyang nais iguhit. Number 3. Gumuhit mula sa balikat para makontrol ang paggalaw ng pulso. Number 4. Pansinin o obserbahan ang mga kamay habang gumuguhit ng linya. Number 5. Kailangan magkaroon ng focus. Ito ang tatlong kasanayan ng basic sketching. Number 1. Mas mataas ang hawak o higher grip. Number 2. Maayos ng pulso o fixed wrist. Number 3. Patayo ang lapis sa pagguhit ng linya o perpendicular. Outlining. Ang outlining ay isa ring pangangailangan sa pagguhit. Ito ay linya na nagsasaad ng simula at hangganan ng isang anyo. Ito ay linya na magtatabas ng mukha o anyo ng iyong drawing. Shading. Bago ang pagsasagawa ng shading, kailangan simulan ito ng mga ehersisyong pang kamay. Madali lang naman gawin ang mga ito. Gumuhit ng iba't ibang hugis tulad ng bilog, parisukat, utat sulok sa kahon. Narito ang mga hanapbuhay na gumagamit ng shading, basic sketching at outlining. Number 1. Portrait and Painting Shop. Ito ay isang uri ng negosyo na tumatanggap ng mga paggawa ng portrait at painting. Number 2. Building Construction and Design. Ito ay uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata tungkol sa paggawa ng plano at pagdidisenyo ng mga gusali at iba pang instruktora. Tailoring and Dress Making Shop. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng kasuotang pambabae at panlalaki. Number 4, Furniture and Sash Shop. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng kagamitan na yari sa kahoy. Halimbawa nito ay mga mesa, kabinet, pinto at iba pa. Animation and Cartooning. Ito ay uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata sa paggawa ng animation at cartooning. Number 6. Shoes and Bag Company. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng sapatos at mga bag. Printing Press.
Ito ay isang uri ng negosyo na gumagawa ng mga layout at nag-iimprinta maging ito'y mga magazine, dyaryo, libro at iba pang babasahin. Ngayon mga bata, gawin ninyo ang bilang isa. Panuto, lagyan ng check ang mga sumusunod na hanap buhay kung ito ay gumagamit ng shading, sketching o outlining. Isulat ang inyong mga sagot sa papel. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Atin ang iwasto ang inyong mga kasagutan. Number 1, doktor. Okay, walang check. No? Hindi gumagamit ng shading, sketching o outlining ang doktor. Number 2, okay, artista. Okay, walang check. Hindi rin gumagamit. Next, pintor. Okay, check. Tama. Arkitekto. Tama. Check. Computer encoder o programmer. Tama. Check. How about panadiro? Oh, walang check. Hindi gumagamit. Number 7, sastri. Mananahi. Okay, tama. Check. Karpintero. Carpenter. Okay, tama. Check. Ingeniero. Engineer. Okay, tama. Check. How about ilustrador? Okay, tama. Check. So, sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Okay, magaling. Dahil lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Mga bata, tandaan natin na ang pagkakaroon ng kaalaman sa shading, basic sketching at outlining ay isang kasanayang hindi lamang mapaglilibangan, kundi mapagkakakitaan din. Marami ng hanap buhay na matatagpuan sa ating pamayanan na gumagamit sa ganitong kasanayan. Para sa inyong gawain bilang 2, panuto, basahin at isulat ang tamang sagot sa iyong papel. Ipasa ni siya sa Friday, kuyog ang inyong USB.
para sa inyong karagdagang gawain? Sa isang short bond paper, gumuhit ng isang paboritong larawan na nagpapakita ng mga wastong pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining. Gawing batayan ang rubric sa inyong paggawa. Mga pamantayan. Nakakagawa ng likhang sining na ginagamitan ng sketching, shading at outlining. Napapahalagahan ko at naipagmamalaki ang sariling likha. Naipamalas ko ang kawilihan na may pagmamalaki sa nagawa kong likhang sining. Kung nakasunod sa pamantayang hinihingi, 3 points. Nakasunod sa pamantayan, subalit may ilang nagpagkukulang, 2 points. At hindi nakasunod sa pamantayan, 1 point. So, i-submit ni siya Japon sa Friday, dungan sa inyohang USB. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!